Sa Kalibo, Aklan, sumiklab rin ang gulo sa Ati-Atian Festival nang magpang-abot ang dalawang grupo sa gitna ng isang pagtatanghal sa kalsada. Yan ang ulat ni Dominic Almelor. Masigla ang paligid sa may kanto ng Sila Serna at 19 Martyr Street sa Barangay Poblacion, Kalibo, Aklan noong Webes ng gabi. Kasagsaga noon ang pagdiriwang ng Senyor Santo Niño Ati-Atian Festival. Sa gitna ng festival zone, nagpapakitang gilas noon ang drum and lyre group na ito na nakasuot ng peach na t-shirt. Kanya-kanya naman ang labas ng cellphone ng mga nanonood para kunan ng video ang pagtatanghal. Pero maya-maya lang, ang dapat sana'y masayang pagdiriwang, agad na uwi sa karahasan sa loob lang ng ilang segundo. Sa gitna ng dagundong ng tambol at saliw ng lira, nagkagirian ang bandang tumutugtog at ang isa pang grupo ng mga lalaking nakaputing t-shirt. Mabilis itong nauwi sa batuhan ng mga instrumento. Maging ang ilang nanonood lang, nadamay sa nagliliparang gamit. Nakunan din ang iba pang cellphone video ang kaguluhan. Umapaw na rin ang gulo maging sa mga kalapit na kalsada. Agad din namang pumagitna ang mga pulis para umawat, umalalay at pigilan ang riot. May ilang nasugatan sa insidente. Dalawa naman ang inaresto. Lumabas sa investigasyon na sumiklab ang gulo sa pagitan ng dalawang drum and lyre group mula sa Lagalag at Bayangan Village. Hindi pa malaman kung paano nagsimula ang girian. Dahil naman sa insidente, naglabas ng kautusan ang lokal na pamahalaan na nagpapataw ng ban sa dalawang sangkot na grupo mula sa paglahok sa mga aktibidad sa Ati-Atian Festival. Ayon naman kay Kalibo Mayor Jure Sacro, dinungisan ng mga nag-riot ang diwa ng pagdiriwang, bagay na hindi dapat pinalalampas at papatawan ng parusa. Samantala, sinampahan na ng reklamong alarm and scandal sa piskalya ang dalawang dinampot na binatilyo. Dominic Almelor, para sa Bayan.